Rin. Sabi ko na nga sa'yo makinig ka eh. Stop shouting. Uwi na tayo. Let's go home. Uwi na talaga tayo. Hindi ko paglalaroin yan. No, we go home. I don't care. We'll go home. Come on. Wait, wait, ha? Bata ka pa nagagaganyan. Tumigil ka! I don't want to go home. Leche! I don't want to go home. Tumigil ka. I'm crying kasi stop crying. Okay, go home. Hindi! Ayoko! Ayoko! Umi tayo! Lala mo, matigas ka ha? Hindi, uwi na tayo. Lala mo. No! I said no! Tumigil ka! Hindi! Matigas mo ha? Matigas ka? Matigas ako sa'yo. Please! Please. No! Stop! Go home. Papa! Tigilan mo ako! Tigilan mo ako! Tigilan mo ako. Matigas ka? Mas matigas ako sa'yo. Alaman lang tayo ngayon. Ay, kulit eh. Ayaw humigil eh. Alaman lang tayo ngayon. Tumabait ka. If you're a good girl, kanina. Yes. If you're a good girl, we play. But you're bad. Sorry. Sorry. Sorry for you. Please! No! Hindi po pwede ang ganyan. I don't know.
No, I said no. We go home. Stop. Uy. Wow, baka matamaan ako, Nick. Sa'yo yan, leksyon. Oh, huwag ka dyan magsuka. Wala na ako. Ngangak nga ka dyan. Ngayon, may dahilan ka ng umiyak. Yan, yan ang mapapala mo sa akin pag hindi ka mapalit. Pupulong kita sa banyo eh. Init ah. Tisyo ko yan. Init, sumusobra ka na ah. Huwag mo idamay ito. Sumusobra ka na ah. Nananakit ka? Sinasaktan mo ako? Huwag ka sa bahay. Huwag ka sa bahay. Wala bang ka sa akin ah? Ha? Oo, tinan mo, oh. Oh? Ah? Oh? Aba, 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 aba. And? Ano naman yung tawag? Tissue po ito. Ano yan? Uy, tama na yan. Disiplina eh, kaya ka ganyan eh. Ito ang disiplina. Guard oh, bilihin nyo na to. Ma, eh, may sasabihin daw si mama. Ano ba yun? Ano ba yun? Eh, meron pang isaya mo. Meron pang... Ano ba yun? Please, help! Massage daw. Yung service. Ayan na oh. Kilala yun. No, no! Dala yun. Nakakalimutin. Ka, Bennett. Tumigil ka. Do you think pagbibigyan pa kita this time? No. Nagagaganyan ka na, nagagalit ka na, nagwawala ka. Sorry. Sakitan tayo ah. Yun ang gusto mong paraan ah. Ang init. Yun ang gusto mong paraan. Para mag-aano ka tayo. Umigil ka! Hindi! We go home. Nainitan daw si mama. Ginagawa oh. Wawala. Sa main gate bro. Papasok mo po itong sasakyan niya. Aray ko! Nadamay pa ako. Wiggle ka ha? Huh? Baba na ako ha? Huh? Baba ka na ha? Mananakit ka? Huh? Mananakit ka? Huh? Huh? Wala sa playground, ha? Ha? Kita, ha? Ha? Kita, ha?
Chill ka. Nananadya ka talaga, ha? Tip na batang ito? Nanado ka. Nananigaw ka lang ngayon, mananakit ka na. Pala ako tuwing mauulit ka. Ba doon? Okay, it's okay, it's okay. Pasok. Drew Gates, sara mo. Sige pa. Go down there, then wear your slippers. I can't say it. Ikaw eh, subukan ng takbo eh. Hindi ka good girl eh. Kung good girl ka, we go to playground. Tomorrow, we go to playground, ha? Tomorrow, okay? We go swimming also, ha? Tatansya ka mo pa ako habang nagmamaneho, ha? Masok! Let's go. Wear your slippers. Masok ka. Nakakalit ka rin kita. Pasok. Pasok dito. Pasok dito. Pasok dito. Pasok dito. Pasok dito. Ay, tama na. Uy. Malang. Ay, bakit yung paligid mo? Hello mga kahawanan. Ang istorya natin ngayon ay tungkol sa isang tao na na-experience ang impyerno. Pero bago natin simulan ang ating istorya mga kahawanan, subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At ito na nga mga kahawanan, the story goes this way. Ni-rape ako ng kaibigan ko. Sana, kaibigang akala ko mapagkakatiwalaan. Hindi ko ipinaalam kahit kanino man ang kahihiyang karanasan ko, hindi ko kayang sabihin sa iba ang totoo. Tungkol sa mahigpit kong pagsubok, itinago ko sa sarili ko at namuhay ng normal. Ilang linggo ang nakalipas noong na-rape ako. Napansin ko kapag nagpupuyat ako nakakaramdam ako ng panghihina kaya nagpunta ako sa malapit na ospital at nagpa-pregnancy tests ako. Sobrang natakot at nagulat dahil nagkatotoo na ang aking kinakatakutan. Buntis ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yon. Kaya naglakas loob akong puntahan at sabihin sa kaibigan kong nang-rape sa akin na buntis ako at siya ang ama, ngunit kinumbinsi niya akong ipalaglag na lang ito at gawing sekreto. Sa una, ayaw ko, pero di ko pa kayang buhayin ang dinadala ko sa sinapupunan, at takot akong malaman ng iba ang aking tinatagong madilim na sekreto. Kaya ako'y pumayag na ipalaglag ang aking pinagbubuntis. Kinabukasan, sinamahan ako ng kaibigan kong rapist sa isang klinik para magpalaglag. Bago ako magpalaglag sa nasa sinapupunan ko at bago iyon napasabi ako sa Panginoon na patawarin ako sa gagawin ko. Sa proseso ng aking pagpapalaglag ako'y nakakita ng katawan.
Ngunit nang tinitignan ko ang patay na katawan, laking gulat ko na ako ang nakahandusay sa isang pinaglaglag ang lamesa. Walang buhay, at dahil ako'y nataranta sinimulan kong puntahan. Ang aking katawan ngunit isang napakaliwanag ang humila sa akin sa napakadilim na lagusan. Madilim, napakadilim, nakita ko ang mga bahay gagamba na nakakalat sa pader. At nakita ko sa kapaligiran ko puro apoy. At napaisip ako, nasa impyerno ako. Namatay ako. Nakita ko ang isang babaeng 100 taon nang nakatira doon. Siya ay nakakaramdam ng malalang hinanakit at paghihingalo. Siya ay nalulusaw sa apoy at sa magmang likido at muling babalik sa pagiging tao. Paulit-ulit na ganun ang nangyayari. Alam kong nasa impyerno na talaga ako. Ako'y nalulusaw at nalulusaw na. Nararamdaman kong ang aking buhok at anit ay natatanggal dahil sa sakit na hindi mabata. Ito kung ang mga pandama ko ay napalaki kesa sa nagdaang araw. Ang paghihingalo ay hindi pa sapat. Ang hiyaw ng mga tao sa ibabaw ng pagdurusa ay walang kwenta. Napakalakas ang nararamdaman ko. Mabibingi ako pero patuloy pa rin tumatatak sa tenga ko. Sinimulan kong humiyaw. Sa lakas ng hiyaw ko ganun din kalala ang mararamdaman kong panghihina. Pero ang hiyaw ko ay lumalakas lamang kung nanghihina ako. Ako'y nagnalit ng mga ngipin ko pero wala sa ginagawa ko ang nakapagpakalma sa akin. Lalong lumala pa ito. Nasa malalim akong pagdurusa. Ang pinakamalalang nangyari ay hindi lamang dahil sa sakit, sa ingay, sa hiyaw o sa maanghang na amoy. Ang karanasang wala ng pag-asa o malalang sumpa. Nahatulan ako ng sumpa magpakailanman. Alam kong nasa impyerno na ako magpakailanman. Umiyak ako't nagmakaawa. Sa sandali, si Jesus ay nagpakita at lalong napaiyak ako. Sinabi kong sana bigyan niya ako ng isang segundo para masabing si Jesus ay Panginoon at muling mamamatay ulit. Sumagot si Jesus, ilang segundo sa loob ng minuto, ilang minuto sa loob ng isang oras, ilang oras sa isang araw, ilang araw sa isang linggo, ilang linggo sa loob ng buwan, ilang buwan sa loob ng isang taon, ilang taon kang namuhay sa mundo. Binigyan ko kayo ng napakaraming segundo sa inyong buhay pero binigo nyo ako. Umiyak ako ng umiyak at tinanong ulit at magmakaawat bigyan ako muli ng pagkakataon na sabihin sa mundo ang tungkol sa impyerno. Nakiusap ako sa Panginoon na bigyan ako ng pagkakataon. Kahit na wala ang aking mga kamay o ang mga binti basta nakakahinga ako't nakakapagsalita. May mas maganda na akong pag-unawa tungkol sa kasabihang mas maganda ang namumuhay na aso kesa sa namatay na leon. Ipinangako ko rin na sasabihin ko sa mundo ang aking mahigpit na pagsubok kung ibabalik niya ang aking kaluluwa mula sa pagdurusa sa impyerno. Sumagot siya, marami nang nagmula dito para ipagsabi iyon. Inaakala mo bang may maniniwala sa'yo? Pero nagmakaawa ako ulit sa ikalawang pagkakataon habang umiiyak at pagnalitan ang aking ngipin. Si Jesus ay merong awa sa akin pero pinagbalaan ako na kung hindi ako mang-aral, matatapos ako sa impyerno. Sabi niya, sabihin mo sa mga tao huwag makikipaglaro sa akin. At sa puntong iyon nagising ako sa ospital. Sa una, natakot akong ibahagi ang aking malalang karanasan kasi nag-aalala ako sa aking reputasyon pero naliwanagan ako na may kasunduan kami ng totoong propeta ng Panginoon. Anong halaga ng iyong oportunidad? Kung nakikinig ka ngayon, ibig sabihin meron ka pang pagkakataon para magbago. At bumalik sa puong may kapal o kung ikaw ay walang sigla, ito na ang oras para itigil ang pakikipaglaro sa puong may kapal. Ang mga salita lang ay hindi nasasabi sa aking pagduduse sa impyerno o ang pagduduse sa mga nasa impyerno. Ang impyerno ay hindi gawa-gawa, kwento, o kathanang isang imahinasyon, ang impyerno ay totoong lugar. Lugar na hindi mo nanaisin na ang mga kinaiinisan mo o yung sinaktan ka ng sobra. Have 27 minuto pasado alas 9, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. Kung mapag-isipan na ang lahat ng makamundong bagay ay mawawala mula sa atin. Kaya ang magmalabis sa mga material na bagay ay may lalayo sa atin ngayon. Dapat iwasan natin ang pangkatawang utang na loob, para sa makamundong kasiyahan na nang iiwan ng permanenteng kasiyahan. 2 Peter 11 minuto pasado alas 3, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? We should stop giving excuses for God's work. We should imitate Christ. Find out our purpose on earth and fulfill it. Be part of the move of God in these last days. Have a consistent walk with the Holy Spirit. If you were blessed by this testimony, please do share. I pray for those that love to type Amen, you will not end up in hell. Please type Amen. Pray that God should forgive you all your sins and have mercy on you. Please don't ignore this.
hell is real. Mga kahawanan, hanggang dito lang muna ang istorya natin. At kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, baka pwede mo naman i-like. And thanks for watching. Ang labo. Macular? Lalong lumalabo. Degeneration? Ano yun? Ang macula ay parte ng retina sa mata na kailangan para makakita. Sa pagkasira ng macula, nanlalabo ang paningin. Isang kondisyon na may iwasan pag may lutein. Lutein, the NASA Optin. Ang araw-araw na pag-inom ng Optin ay nakatulong mapangalagaan ang kalusugan ng mga mata. Iwasan ang maagang paglabo ng paningin. Optin, klaro ba? Ang labo. Macular? Lalong lumalabo. Degeneration? Ano yun? Ang macula ay parte ng retina sa mata na kailangan para makakita. Sa pagkasira ng macula, nanlalabo ang paningin. Isang kondisyon na may iwasan pag may lutein. Lutein, the NASA Optin. Ang araw-araw na pag-inom ng Optin ay nakatulong mapangalagaan ang kalusugan ng mga mata. Iwasan ang maagang paglabo ng paningin. Optin, klaro ba? Lahat ng ginagawa ni Third, ready to care of everything. Mababaliwala pagdating ni Josh. Natasha, I'm so sorry. And I'll do my best to make it up to you. Salamat naman sobra sa mainit na pagtanggap mo sa amin, Eva. It's Eva. At sa pagpapaalam ni Diana. Kaya lang naman po kami pumunta dito eh, kasi gusto lang namin makasama si Diana. Yan lolo mo. Ayaw bang makasama, Diana? May makakapigil ba? Legacy. Hindi ko maiwasang hindi magalit dahil kailangan ko isang tabi ang katotohanan at panahimik mo na. Naniniwala akong karapat-dapat si Lady Jiang upang maging isang reyna. Mapaniwala rin kaya ni Dong Li ang hari? Hanga ko sa iyong kasipag. Kung iahambing sa hari ang iyong husay, magiging kaawa-awa siya. Sabi niyo pang nakikita niyo ako, hindi niyo mapigilan, hindi niyo mutin, di ba? Nais ko po kayo mapangiti pamahalan. Dong Li, pagkatapos ng huling Miyerkules ng Survivor. Umaani ka ng ganda points sa umaga kasama ng unang hirit at Renew Placenta. Usap tayo. Yung totoo lang, kasi ganun ako eh. Parang ito, bagong Nutrigo. Di tulad ng iba, ito, 66 cereal oats. Bigatin sa nutrisyon. Kung ano ka, dapat ipakita mo bagong Nutrigo. 5 pesos lang. Dahil ang germs ay sumisira ng malinis na amoy, mag-Surf Antibacterial with 5 herbal extracts. Tanggal ang 99% ng germs kahit sa germiest areas. Surf Antibacterial, lang happy maglinis. Mahirap maging immune. Pressure sa negosyo, tension sa tahanan, stress kahit saan. Samaan palang maruming kapaligiran, sakit ay di maiiwasan. Ang immune, matibay sa problema, malakas ang resistensya. Kailangan may tulong ng My Marvel Tahibo. Araw-araw kami umiinom ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule. Nakakatulong magpalakas ng resistensya, dagdag proteksyon laban sa sakit. My Marvel Tahibo, ang may proteksyon, may lakas. Yun ang immune. Credit Pain, choose new Salonpas Pain Relief Patch with active ingredients that penetrate deeply and quickly. Salonpas targets the pain to soothe and relieve soreness. Made in Japan, Salonpas Pain Relief Patch. Sa MoneyGram, higit ang alay namin sa'yo. Dala namin ang pangarap ng Pilipino at ang tulay sa pagtupad nito. Kasama ang mga pangalang matatag at maaasahan. MoneyGram, ang mapagkakatiwalaan sa remittance. Ang smooth, hindi ko talaga mapigilan eh. Ang sarap hawak-hawakan. Head and Shoulders, now with 6 times more moisturizer for 100% dandruff-free and 100% smoother hair. Head and Shoulders, smooth and silky, also in conditioner. Junior, okay ka lang? Ako yung konsyensya. Boy? Hindi, konsyensya. Ang bar solution mo, hindi para sa plato. Dahil ang bar solution, nagiging puhad ng germs. Ano na? Bakit ang pupunta sa plato yan? Ang kailangan mo ay Joy Antibac with
iiwan ang sponge na may 99.9% germ protection. Mahusay laban sa sebo at mas protektado ang pamilya. Tama! Sinakusap mo. Tanging Joy Antibacla ang may power of safeguard. What if 5 years of your life disappeared? She doesn't remember me. Oh, you didn't knock! Rachel McAdams, Channing Tatum. I hope one day I can love the way that you love me. I've vowed we will always find a way back to each other. The Vow. Makipiesta! Sa Sinulog, dinagyang at panagbenga with Fiesta Pictures from Nesty Doblitro. Ang drink na pagmaramihan! Free when you buy 6 Nesty Doblitro 2-liter packs. Makipiesta na! Wave 1 pa lang yan! It's been proven that it takes just one child to spread disease to a whole group of other children. Kaya anak mo, pwedeng mahawa rin. That's why you need to give her Safeguard. It removes sickness-causing germs, and it also gives skin germ protection for up to 24 hours, unlike your ordinary soap. Para protektado siya sa germs, give her Safeguard. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng Unang Hirit at Select Toyo. Eczema's back. It's itchy and dry. I've tried everything. Try Bepanthen Itch Relief Cream with lipid laminar technology that repairs skin from within and strengthens its barrier, which helps soothe itch in as fast as 30 minutes. No more itch! Then, use Bepanthen Sensi-Daily Moisturizer every day with Derma Defense Formula that hydrates and protects skin to prevent eczema flares for at least 3 months. Have fun! Yes, Mom! Stay ahead of eczema with Bepanthen. Her eczema's back. It's itchy and dry. I've tried everything. Try Bepanthen Itch Relief Cream with lipid laminar technology that repairs skin from within and strengthens its barrier, which helps soothe itch in as fast as 30 minutes. No more itch! Then, use Bepanthen Sensi-Daily Moisturizer every day with Derma Defense Formula that hydrates and protects skin to prevent eczema flares for at least 3 months. Have fun! Yes, Mom! Stay ahead of eczema with Bepanthen. Yes, Surf Antibacterial. Langhapin ang linis. Mahirap maging immune. Pressure sa negosyo, tension sa tahanan, stress kahit saan. Samahan pa ng maruming kapaligiran, sakit ay di maiiwasan. Ang immune, matibay sa problema, malakas ang resistensya. Kailangan may tulong ng My Marvel Tahibo. Araw-araw kaming umiinom ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule. Nakakatulong magpalakas ng resistensya, dagdag proteksyon laban sa sakit. My Marvel Tahibo. Ang may proteksyon, may lakas. Yun ang immune.